Tumataas yung value. Ito naman, tumataas yung value. So, we would like to have a positive value, no? Kasi galing yan sa capacity or sa formula ng thermodynamics, no? Na M delta H, no? Pag kinuha mo yung delta H, ito, no? To get the heat in terms of kilowatts, no? Another popular formula is sa thermodynamics at sa mga thermal systems, ano, sa heat treatment at heat transfer, delta T, MC, delta T. So, delta T tsaka delta H, it's like, alam nyo ba yung absolute value? Consider nyo sila as absolute value, parang distance from one point to the other. Kung ano yung naabot niyang distance. So, hindi ka mag-negative kasi kinukuha mo lang yung range. Di ba? But, halimbawa, pag ganito, from negative 5 to positive 5, ilan yung units? 10, di ba? Hindi mo pwede sabihin na, ano, negative 5, tapos minus 5. Hindi. No? So, parang, you're trying to get yung kanyang units, no? Kung ano yung inabot niya, measuring the distance between two points. No, parang ganun yan. Okay? So, para hindi ka malito, i-minus mo siya, tas don't care about the sign. Okay? Para at least kuha mo yung buong range. Pero na lang. No? So, in terms of energy unit, H1 minus H4. Diba? Kilojoule per kilogram. How do you convert this into capacity? Into heat? If you are going to multiply this with mass flow rate, not only mass, kasi mass is kilogram, di ba? Amount of matter in an object. But when you talk about rate, it has to do with respect to time, per hour, per second, and so on. No? So check natin yung units. Ano yung unit ng mass? Tapos, eto, pareho namang H yan. Diba? So, ano mangyari dito? Cancel yung kilogram, magiging 1 na lang. Diba? Kilogram divided by kilogram is 1. Hindi 0, ha? 1 yan. Kaya lang, hindi natin nilalagay yung 1. So, matitira, what will be left is joule per second. Joule per second is galing kay Mr. James. Mr. Jules. Wala na nga, Jules. Punta ka ba sa register, ano? Pinalitan mo yung pangalan para comment. James. Mr. James! Sino James? James din? Bro. James. Panahon ng mga ano yun, industrial revolution, no? What aging? So, kilo... What? Okay? So, siyempre, ito na yung power or capacity or heat, no? So, dapat ganun kayo tumingin sa mga bagay-bagay. Maraming mga units na pwedeng interchangeable, no? Ngayon, if you want to convert this into ton of refrigeration, anong gagawin? Pag bumili ka ng aircon, kung may pera ka na, kasi pagagaling ko lang, nag-canvas ako ng aircon, split type eh, ang mahal. 22,000? Depende sa layo ah. Hanggang 10 feet lang yon. Eh kung yung labas mo tsaka ano ay malayo, baka yung aircon mo nasa kabit mo, nasa ibang bahay, yung condenser mo nasa malayo, ano? 10 feet lang, 10 feet. No? Kaya huwag kayo maglalagay ng malayo, baka kung saan nyo pa ilagay yung condenser. No? So may mga ganun, so ano lang, 22. Aircon ba? 22,000? No? So, kung gusto mo makatipid, aircon na ganun, tapos inverter. Pero kung simple ka lang, mag-isa ka lang, tsaka maliit na yung room mo, box type na lang, ng window type. So, how can you convert this into ton of refrigeration? There is
8.16 or 52. Pwede man ang kilowatt for every ton of regulation. Hindi yan ton na bigat ha. Ito nila the, yan, in terms of heat capacity. Okay? Now, ano sagot dito? Nasaan ba yung refrigeration effect? Diba ito yun? Evaporating. Na? If you're gonna get this yung sa integral calculus point of view, now yung work niya, o yung capacity niya is area under the line or curve, no? Yan. Ngayon, tingnan mo yung iba, itong humidify, may kinalaman ba yan sa refrigeration effect? Wala, kasi yan ay pagdadagdag ng moisture sa air or tubig. Okay? Di ba kaya nga may nabibiling humidifier ngayon? Dami, yung may uso kasi may pabango pa, di ba? So walang kinalaman yung sa refrigeration effect. How about traveling? Pag-a-adjust, travel, no? The superheating. Saan dito yung the superheating? Porcher ba kayo? Porcher from Bulsu. Napalita ako, magagaling yung taga Bulsu eh. Kaya dito talaga ako nag-apply. Ito ba yun o fake news na? Nasaan yung superheating dito? 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3,
from saturated vapor line to saturated liquid line. Di ba? At anong constant dito? Ano pa? Entropy. Ito yung entropy, di ba? Constant entropy ito, isentropy. Dito, mayroong tinatawag na isotherm. Di ba? Yan, yan. As you can see, bakit siya nag-linear dito? No? Kasi lahat ng dito ay same temperature. Tapos, nag-linear siya rito at the same line ito. So, ibig sabihin, temperature is constant din. Up to here lang. Pagbaba niya, yan ang constant thermal lines or isotherm. No? So, eto, eto. Yan. Parang entropy, no? So, mula dito, yan, pare-pareho yan ng entropy. Doon, no? Okay? Now, anong point natin dito? Paano lalaki yung refrigeration effect? Right now, the distance you are having is this to this. Paano lalaki yan? If you are going to have what? Kung ito ay mag-extend, papunta sa region na to. Anong region to? Sub-cool. Ibig sabihin ng sub, aling sub? Under, submarine. Diba? Submission. Ano pa? Ano pang sub? Sub. Sub. Subway. Yun. No, under ng daan. No? So, sub-cool. No? Sub-cool siya. Mas malamig pa. No? So, eto. So, pag nandito siya, pwede siya mag-extend. Ayan. So, what happened to this distance? Sabak eh, ma'am. Lumaki pa. No? So, in that way, and then when you multiply this by mass flow, lalaki yung capacity. Okay? Maliwanag ba? So, ang answer dyan ay? Sub-cool. 8 points. Basta wala lang masiro. Yan. Bigyan mo nalang. Ano ba? Solution. Lagi pa na kayo solution para nariya ako sa inyo eh. No? O, next! Pakibasa na ito, si President. Yeah. Bigyan na pasigabang panakulang. What do you mean by the ratio of
useful cooling at the evaporator, fire refrigeration installation. Calculate the power required by a system of one compressor serving two evaporators. One evaporator carries a load of 35 kilowatts at 10 degrees Celsius, 70 kilowatts at negative 5 degrees Celsius. A back pressure bulb reduces the pressure in the 10 degrees Celsius evaporator to that of the negative 5 degrees Celsius evaporator. The condensing temperature is 37 degrees Celsius. The refrigerant is ammonia. What is the COP? The mass entering the compressor is 0.0967 kilogram per second. Enthalpies of the suction of the compressor and the discharge force of the compressors are 1,665 kilojoule per kilogram and 1,461.3 kilojoule per kilogram respectively. Thank you. Palakpakan natin sa... Kapag mag-interview sa lita, kasi pag interview kayo, pag nag-present kayo, no, kailangan natin yung skill. Okay? Yun lang naman ang halaga na. Now, ang tanong, ano ang COP? Ha? Coefficient of? How do you define coefficient of performance? Ano yung coefficient of performance? Useful refrigeration. Ano? Useful? Refrigeration. Paano naging useful yung refrigeration? Bulso, fourth year. Busy kasi yung magaling suit eh. Yan lang po magaling. Pahawak na natin iba yung pagbibidyo para. Yeah. So ang coefficient of performance is one way to evaluate or to assess yung efficiency ng refrigeration system, no? Much like to EER. Ano ba yung EER? Energy efficiency ratio, which is commercially used, no? Pag pumunta ka sa Robinson, sa SM, sa Pure Gold, pag bumili ka ng aircon, may dilaw na parang tag EER, 10, 12, no? So, yun, halos pareho sila, no? But the definition of coefficient of performance is yung napuproduce na lamig ng evaporator ay i-divide mo sa energy or trabaho or power na ginagawa ng compressor. So, sa madaling salita, ano yung dalawang makina na involved o nasasangkot dun sa COP? Evaporator at saka compressor. Ano ang COP in terms of formula? Ano yan? QA. Ano yung QA? Yung added or it absorb over? Oh, another formula pa? By description lang. Refrigeration effect over work of compressor. Compression or compressor. Okay? Ano ngayon ang refrigeration effect? Kanina ka, nasusulat lang. And based on this diagram, H1 minus H4 over and paano yung work dito? H2 minus H1. Ngayon, alin sa mga given ang mag-fit dito? Nasaan yung refrigeration effect? Diyan, pakituro mo nga. Basahin mabuti, ha? Meron ba kayo nakita H1 dyan o H4? So, nasaan yung heat added dyan or nasaan ang refrigeration effect?
Ayan, ano? One evaporator carries load of 35 and the other is 70. So pag binabasa niyo yan, anong klaseng system yan? Multi? Multi-stage or multi-pressure system, yun ang tawag nila, multi-evaporator. Sinabi yung multi, more than one. So saan dyan yung evaporator na isa? Eto. Ano ba ito? 35 ba ito? Tingnan mo yung temperature ang titingnan mo. 10 yung isa negative 5. Saan yung masang bababa? Negative 5. Ilan yung capacity doon? 70. So yung next? 10. Degree centigrade yan ha? 35. Paano mo nalaman na ito ay negative 5. At ito ay 10. Hindi ba pwedeng baliktad? O paano mo nga nalaman? Temperature line. Oh, ito, temperature line. Pero since ito ay pH, hindi mo makita yung T. Correct? Siyempre, kung matino ko ang isa dyan, eh, alam mo na. Mabino, parang hindi nag-grabs, eh, no? Pag maano ka mag-aral na estudyante, parang pag hindi matino, sira ulo na eh, nung kumakain ng mga formula, gano'n, no? Pag nag-aral kang mabuti, sabihin, alam mo na ito yung temperature lines. No? So, tama rin yun, no? So, kasi ito yung constant din yung temperature. Pero, the way to explain that is sa pressure, no? As the temperature goes up, ano nangyayari sa temperature? Pressure. So, anong law yun? Anong law? Ha? Charge ba? Kirmuso. Parang na, ba? Parang dati ang taas ng... Pagtingin ko sa bulso, hindi rin. Parang ba, minus, minus. Ideal. The ideal gas law, yung tatlo na yon, no? Boyle's law, Charles law, tsaka Lusak. Parang yung paligo na ito, Lusak. Diba? Taga saan ba itong mga ito? Taga France? So as the temperature goes up, the pressure goes up also. So alam mo, na pag negative 5 yan, mas mababa ang pressure din. Pag 10, nandito yung sa middle, right? Kasi ito ay mas mataas, no? So ngayon, ang tawag dyan ay multi-pressure system or multi-evaporator, no? And what are you going to do with the evaporator capacity? Ano na? I-a-add, di ba? Kasi lahat ng nagawa ng evaporator, lahat ng kapasidad niya, ipagsasama-sama mo. Lahat ng sa compressor, ipagsasama-sama mo. Eh, ilan ba yung compressor dyan? Isa lang, no? Pwede naman na multi-compressor kung nakaganyan, di ba? Eh, kaso, wala naman sinabi na dalawa yung compressor, eh. So, all you have to do is to add yung capacity ng evaporators and that will result to what? Pakibigay mo nga, 30... 5 plus 70. Okay? Now, ano pa kung gagawin natin dyan? Anong unit dito? What about sa baba? How do you get the work of compression? We have only one compressor. Enthalpy. Ano doon? Enthalpies at the suction ay ano? 1665. And the discharge is? Saan yung suction? So, 1, di ba? End of the evaporator, entrance ng compressor. So, suction to ng compressor. No? And saan yung discharge? Discharge ng compressor. Okay? Yung discharge ng compressor, yun naman ng inlet ng condenser. So, ganun lang, no? Kasi academic tayo, eh. Pero pag pumunta kayo sa planta, baka maghanap kayo ng ganito. So, may tinuturo ng engineer ilaw na wala kang makikita ganito sa planta, walang ganyan. Saka apat lang to, di ba?
pag pumunta ka sa planta, baka nga mahilo ka. Ang daming mga controls, mga valves, mga tubo. So, academic tayo, no? Lagi tatandaan, nasa university tayo setting. Hindi pa ito yung actual. So, ito lang yung basic ng para maintindihan natin. Now, ano ang work of compression? Pakibigay mo nga yung mass. 0.0967 kilogram per second. Ano yung dalawang enthalpy? 1.6 What will be left is kilogram per second, magiging kilowatt, di ba? So pareho silang kilowatt. Ano ngayon ang unit ng COP? Unit less, no? Pag sinabing, what is the unit of COP? Pag gusto magod sa inyo na kilotol per kilogram. No? Pag sabihin, wala kayong matutuhan. Kilbulso. COP na unit. Sobra kasing galing, sobrang galing, takas agad yun. So, pareho yung mga cancer. So, ano na lang, no? Unit less. Paki-compute mo. Dito. Okay ka lang ba? Baka ano, galing ka ba sa puyat? O bago? Hindi, baka malayo yung bahay mo sa kabaan. Bakit hindi 35? Ang mga COP ay mga 3, 1, 2, 3, 4, 5. Yung 4 tsaka 5, mataas na yun. Kaya pag 35, ano bang aircon ng... Parang ang si, ano yan, si... Bandura. Si, ano yan, si Naruto. Naruto. Naruto ba yun? Yung mga... Gagamitin ko na ang 90% ng lakas mga ganun. Ano pa? Kasi na-pagpagal mo na sa mga anak ko eh. Pati yung mga, ano yung matagal na na-Japanese daw eh, yung One Piece? No. Or 53 na yung process of elimination. Kaya nag-compute ka, no? Nagbabasa ka, walang ganun, no? Para ba sinabi mo na 200% efficiency, no? 100 nga lang yung maximum, gusto mo, 200. So, ibig sabihin, itong dalawa na to, wala na yan sa strikeout na yan, no? Ito pwede pa, di ba? Kasi, mga, for example, yung absorption refrigeration system, mabababa yun, yung malalaking system na yun, pero ginagamit sa barko, sa aeroplano, mga 3, 2, 1, no? So, ang ginawa ko, ginulo ko lang, no? Tignan nyo, ginulo ko lang yung number para nasa inyo ang pag-init, no? So, ang COP na 4 or 5 ay maayos na, no? Excellent. Okay? So, anong sagot dito according to calculation? 5.33. Tama ba? Yes, sir. Oh. May masisiro pa ba? Wala na! May nasiro sa section na to!
to. Kailan yung gagawin ko sa next week? Etong D, nilipat ko doon. Sabi ni Selena, D, eh, sinabi ko. Ibalik nilagay mo dito, D pa rin ang sagot ko kasi sinamula ko. A, B, C, D. Wait, check up ko yung mga ano nyo ha, yung mga katawan ha. Check up yung mga katawan nyo, mga kala nyo. Niloloko niyo yung mga proctor, sabi niya, ano yan? Sir, mga tatok yan, tato. A, B, C, D. Kilojoule, kilogram. Anong may tatlo na kilojoule? Sabihan ko yung mga proctor, no? Kasi mga ME, mga delikadong tao yan eh. Delikadong tao. Mga madiskarte engineer yan. ME, na Horcher Bulso eh. Horcher Bulso. Dapat masiro. Okay. Next, ito na tayo. Last na to. Kasi, mahirap naman i-review lahat. Baka ma-perfect. Ipatawag pa ako ng presidente. Diba? Ano itong presidente mo? Bakit ang tatalino na ngayon? Pagbiglang tumalino yung mga presidente na to. Orche Bulso. Pakasabihin naman naman. Magaling na lang yung si Dante na to. Siyempre, maka Sir Charlton yan. Okay, last na lang. Mahirap mo overload yung tinatawag na... Data overload kasi gusto ko kayong maging engineer, hindi maging siraulo. Tulungan nyo pa yung pamilya nyo kasi baka masyado kayo ma-addict sa engineering. Gusto ko to. Hilo golpe at hilo brand. Tulungan nyo pa yung pamilya nyo. Maka-addict sa engineering. Okay. Seryoso. Oh, lalaki naman. Magbasa. Sir. Pero, magbasa naman. Oh, bigyan natin ang masigaw. How much ice will be used to pull the cork? Okay, salamat! Palakpakan! Palakpakan! Alam niyo kaya pinagbabasa kayo, baka sa apat na taon niyo dito, hindi pa kayo natawag ng video kasi masyado kayong tahimik. No? Bakit masyadong tahimik? Sir, gusto kong maging boss behave, no? Kasi may nagkakulong sa buong buhay nyo. Ano pa lang kasi nung sir, first year boss. First year boss. Very important. Para ma-exercise, di ba? Si Brian, Brian, gusto magbasa? Yeah. Basa! Kapitulo 2, talata 7. Brian, ito ba si Brian? Ano ang meron kay Brian? Sige, Brian, pakisabot mo nga. Parang kasi nung nire-pumita ka, parang ang talino mo. No. Brian, seryoso, kaya mo ba sagutin na? Hindi mo. Fortune. First year, boss ko na siya. Hindi pa kayo nag-solve ng ano tungkol sa ice before? Hindi pa? Hindi mo sana. Okay. Sige, pagtulungan natin. Last na tanong. 2 tons of sausage. Alam nyo ba kung ano yung sausage? Opo, hot dog. Tommy hot dog. So yung sausage, yun ang tawag sa Europe. Not sausage, in general. Eh, wala tayo sa Europe eh. Nasaan tayo? Pilipinas. Indonesia. Nasa Bulso. Malolos. At, ano? Fortier. Pero hindi masagot yung problem, so ibabalik na lang. So. Masyadong malaki ang influensya ng Amerika sa atin. So, burger, mga diba? French fries, hot dog.
pag pinakinggan mo yung hotdog, wala kang makukuhang sense dyan. Di ba? Hotdog. Ano? Ano sa Tagalog ang hotdog? Mainit na aso. Gusto mong almusalin araw-araw mainit na aso. No? So but that's the colloquial term from American ano, di ba? Culture. So ganun lang 'yon. So sa Europe, ang tawag diyan ay sausage, no? Sausage. Sa German, ang tawag diyan? Ha? Nakita mo lang sa SM, Franks eh. TJ. 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 Tender juicy. So, the sausage or hot dog in German is Wurst. Wurst. Pasalamat kayo, natuto kayo ng isang German word sa akin. Bonjour! Yung V kasi, makinig kasi, kaalaman to. Yung V, ang pag-pronounce sa W sa German. Tsaka sa mga Denmark, sa mga iba pa. Kaya eto, huwag kayong masyadong parang nagmamarunong o nagmamataas kasi may mga proper pronunciation sa mga words, no? Especially pag yung tao ay galing doon, di ba? Katulad nito, anong basa dyan? Sprite. Esprit. No? So, mag-iingat kayo, ha? Kasi pag galing ka ng university, ang tingin sa'yo, edukado. Eh, nagmamarunong ka, yung pala, poplas. Di ba? Parang, ang angas-angas mo. Oh, anong yung, ano ito? Sprite. Di ba ko? Oh, parang, Esprit. Esprit du corps. Spirit of the group. No? Ito, German, ito French, no? Fox, yung V is pronounced as F. Fox, Wagen. Ano yung Fox? People. Diba parang sa English? Fox. Wagen means wagon or car. People's car. Yan ang pinadesign ni Idol. Sinong Idol? Robin. Adolf Hitler, no? Okay. Ganito niya pinadesign. Yung gumagawa ng pinakamagandang car sa Germany. Si Porsche. Ferdinand Porsche. Yan may car na Porsche. Diba Porsche? Siya nag-design ng Volkswagen. During that time, lahat si Hitler gusto niya lahat ng tao or karamihan ng tao sa Germany magkaroon ng car, no? To uplift yung buhay nila, no? So, nabanggit ko lang to, no? So, ito ay Wurst, di ba? Hotdog. Kaya napunta tayo sa hotdog, napunta tayo sa kotse, napunta sa Germany. No? Hotdog or sausage, no? Ilang tonelada? Two tons, no? So, 2 tons of sausage. Then, will be cooled from 26 to negative 20. Ano yung 26? Initial temperature. Oh, yung temperature initial na hot dog. Ay, sausage. Yes na lang, ang sausage. Oh, no. 26 degrees. Temperature final. Ilan? Negative 20. Ano pa yung mga given? So,
ang approach natin dito when you're trying to solve a problem, dapat may sistema ka. Ano sistema mo? Kunin mo muna, extract mo muna yung mga known data, mga given, diba? Para makita mo kung ano yung mga binigay, and then makukuha natin kung ano yung kailangan, no? Anong gagamitin? Pagpapalamig sa hotdog or sausage? Ice. Yelo, diba kaya nilalagyan ng yelo yung mga meat, diba? Para hindi mabulok or tumagal ang kanyang shelf life. Buhay, no? The freezing point of pork is negative 18. Bakit pork? Doon ko gawa yung sausage. Kasi may beef, di ba? May pork. So in that case, baboy ng pork. So negative 18 yung pork. Na? Freezing point, no? Ibig sabihin, yung sausage mo, kailan siya ma-freeze? Pag na-reach na yung negative 18, ha? Ilang mag sasabihin. And the initial temperature of the ice is what? Negative 30. So, temperature, initial, ay na lang. Okay lang? Para may ano lang tayo. Ngayon, anong tanong? How much ice will be used to cool the pork? O, ibig sabihin, gaano kadami in terms of kilogram or tonelada ba yan, no? Kaya bang sagutin ng bulso fortune? Okay. O ibabalik sa ano? Nanaintindihan mo yung tanong? Ilang yelo, no? Ilang kilo, ilang tonelada, para mapalamig mo yung sausage na gawa sa pork o baboy, papuntang negative 20. Diba? Okay. Eto. Yan. Naintindihan ba yung tanong? Yes. O, sinong kayang sumagot? Kasi nabalitaan ko sa ano sa CNN, magagaling daw yung ano, bulso. Sabi ng BBC. Oh, totoo ba yun? Parang fake news lang. Fake news. Ginamin na eh. O, paano sasagutin yan? Q sausage equals QS. Yun. Now, Q sausage equals Q ng ice. Anong principle yun? Anong batas? Equilibrium. Thermal equilibrium. Thermal equilibrium. O, ibig sabihin sa thermodynamics, ano yan? Anong law sa thermodynamics yun? Zero. Ito third law yung zero. Ano ba yung zero? Ano ba yung first law? What is the first law of thermodynamics? Energy kinetics. Pag hindi mali-destroy, tsaka ano? Ano yun? Law of? Thermodynamics. Sabi ko naman, ito yung balita at tatalino. pag na-transfer na yung energy from one form to the other, hindi siya na nawawaldas, hindi siya nasasayang. Ano yun? Law of conservation of energy. Ang ibig sabihin, kung may pinasok ka na energy, meron ding lalabas. Kung meron kang na-absorb, meron ding na-release. Maluwanag ba? Okay ba tayo dyan? Anong energy yung nire-release ng ano? Ng yelo? Tsaka ng ano pa ba yan? Ng sausage? May energy ba dyan? May heat? Heat. Meron? Anong heat? Yung init ng sausage, mag-transfer sa yelo. Anong law yun? Ha? Pinarili ko ka. Sino yung magsalita? Ayaw na. Parang matapat na. Mapumali. Correct. Second law. Ano sabi ng second law? Heat transfers from hot
hot body, hot energy gradient to lower, no? Hot to cold. Okay? Ano bang mas malamig, yung yellow o yung hot dog? Di ba yung yellow? So, ibig sabihin, yung hot dog may init siya, papunta siya doon sa saan? Sa yellow. Pero yung yellow, may heat ba yung yellow? Ano? Wala wala doon. Meron problema sa mga MP. Nabobobo eh. Ang problema ngayon, pag nag-aral ka, parang kang lalo kang malilito. Kasi yellow ang pinag-uusapan, kasi sabihin mo mainit. Di ba? Kasi yellow, malamig yan eh. Kaya hindi ka nga ng yellow, parang malamig na naman tayo, di ba? Pero ngayon, nandito si Engineer Inaw, sabihin, may init yung yellow. Eh, pag kinuwento nyo ako sa mga jowa nyo, sa mga lola nyo, sa mga kaibigan, baka magalit pa, mainis, no? But that is what the education is all about, no? The more you learn, the more you have questions. Pag na, di ba paano ito? Di ba paano ba? Di ba dami hanggang masiraan ka ng ulo, so ayaw natin yung masiraan ka ng ulo. Tama lang! Di ba? Hindi, nag-joke lang ako. Pero ang totoo niya, pag lagi tayo nag-aaral, nagbabasa, the more kayo nagiging inquisitive. Ano pa nangyari dito? Lover na po ate laptop. Opo sir, namatay po ate laptop. Hindi yung sa connection niya. Ganyan ka na lang. Baka yung contact. Oh, ulitin ko, may init ba sa yellow? Meron po. Diba? Yung lighting of fusion. Diba? Kaya doon ma-define yung isang nag-aral at hindi. Diba? Yung nag-aral ka sa formal. Kasi pag di ka nag-aral, kala mo, yung nakikita mo, yun ang tama. Diba? Lahat ng kumukulo ay mainit. Tama ba yun? Kasi magpakulo ka ng tubig, makapagkape. So, mula bata tayo, ang tingin natin, pag kumukulo, mainit. Pero maraming kumukulo na na hindi mainit, na mas malamig pa. Dry ice, no? Mga refrigerant, even below 0 degrees, kukulo yan. Kaya huwag mo sabihin na pag kumulo ay mainit na, no? So, yun ang pagkakaiba ng nag-aral sa ng formal at yung hindi. Yun ang sinasabi ko, no? So, maraming, ano, yung lamig, merong quantity ng heat yan. Q. Diba yung heat of fusion? Okay? Now, ano naman nangyayari sa yellow? Nag-release ng energy niya na-absorb ng hot dog. Di ba? Yung hot dog naman, napupunta naman sa yellow. So, until such point, yung sinabi niya kanina, mag-init sila sa target point, ano yun? Thermal equilibrium. Blue. Grawa. Naniniwala na ako, no? Bulso! Partier! Tumatali na, tumatali na ulit. Hindi na, parang ano na eh. Pababa na eh. O ngayon, paano ang solve dito? Ha? Anong formula? MCP delta T na. No? MCP delta T, bakit? Nakikita nyo may differences ng mga temperature. At bakit mayroong CP? Kasi may mga material. No? Yung isa ay hotdog, yung isa ay yellow, yung isa ay tubig. So kung kayo ay matino na estudyante na nag-aaral, hindi mo hahanapin yung CP. Dapat alam mo na yun, constant eh. Ano ba? Ano yung constant ng acceleration due to gravity? 9.81. O, pag sa English, o, diba? Pero sa problem, hindi na nilalagay yun. Ano yung density ng tubig? 1 ano? Tawasan, di ba? Kilogram per meter cube. No? So, ganun. Pag may mga problem na related sa ganyan, hindi inaasahan na hihingin nyo yung given. Automatic na yun na dapat alam nyo na. No? So, yung CP dyan ay kinukuha sa internet or sa mga journal, no? Sa mga literature. No? So, hindi naman
inaasahan na sasaulunin niya, no? Pero eto, ibibigay niya lang yung sinatawag ko si, no? Ang formula lagi diyan ay ano, yun lang, no? Lagyan natin itong solusyon. Yan lang naman yun, no? So, yung nirelease ng sausage, yun din yung inabsorb na ice. O yung binigay ng ice, yun ang absorb din naman ng sausage. Okay, paliwanag natin. Dahil ang formula ay MCP delta T, may M ba tayo? Yes. So, M, ano to? Ako ba? Hindi, sa estudyante ko to. Quiz namin, no? Ang technique dito, may CP kasi na dalawang kung ano yan, you know? Eto, MCP delta T doon sa sausage. At eto naman, MCP delta T doon sa freezing. No? Magkaiba yung specific heat nun, tatandaan, ha? Pag yung sausage ay nadili mo lang sa riwa, iba yung CP nun doon sa ano na, frozen. Yun lang ang point dito. Okay? Since constant naman yung mass, by mass, two tons, di ba? So, finactor out na lang. Okay? Para makuha mo yan. Ngayon, ano pa yung ibang heat na involved? Yung 26 ignition. So, ibig sabihin, ito, nakuha mo, ito, no? Ito yung energy niya, no? Kasi, di ba, yung heat is energy, di ba? So, MCP delta T, makakuha ng ganito, no? Sa sausage. Ano pa yung kukunin natin dapat? Yung, saan? Sa parte ng ice. Di ba, dalawa lang naman yan, eh. Ice tsaka sa sausage. No? Ay, paano ba yun? So, eto, sa ice naman, ano yung mga heat na involved sa ice? Ano yung heat na involved sa ice? Anong mangyayari sa ice mula sa, ano bang initial natin? Negative 30. Anong mangyayari sa kanya? Maglulus ba siya? O bababa ang temperatura o tataas? Tataas. So makakatulong kung i-illustrate niya sa timeline. Parang, so pakibigay mo nga yung mga temperatura dyan. Para lang maintindihan. Kung ito ay 0 degree centigrade, pakibigay mo muna yung beef. 4. Negative 26 po, positive. O sige, 5, 10, 15, 20, 25, 26. Ano pa? Tapos, negative 18. Sandali. Mula 26 hanggang, anong gusto gawin natin? Negative 20. Yun yung gusto natin, ano, i-freeze? Opo. Yun yung final temperature. So, so in 26, lalamig. Tama? So, lalamig siya ng lalamig hanggang? Negative 20. No? So, ito. 5, in-scale ko lang para mag-isa. So, 5, 10, 15, 20. 5, 10, 15, 20. Negative ka, di ba? Opo. 5, 10, 15, 20. No? So, ibig sabihin, ito yung target natin. Mula sa 26, parang nandito lang, no? 26, no? Sa ambient, 26, 27, 30, di ba? Ganon. Papuntang negative 20. Ito yung ating final destination target, no? Ngayon, ano pa yung iba? Yung 4 ay? Negative 20. Ano yung sinasabi sa 4? Ano yung freezing point. Freezing point, no? So, nasaan yun? Tignan nyo. 5, 10, 15, 16, 17, 18, no? So, eto.
Okay? So pag dumating sa negative 18, mag-freeze yung ano? Sausage. Ano pa yung ibang temperature? Ano ba? Negative 30. Yung ano? Yung ice ko. Eh yung umpisa niya? Yung tubo, yung sa tubig, may sinabi ba? Ah, yung ice? Initial po nung ice. Initial po nung ice. Negative 30 po. Negative 30 pa puntang, wala na sinabi? Wala na po. Initial lang po. Oh, so, eto, eto. Dito pa, no? Opo. 20, 30. 25. 30. Eto yung ice. So, bakit ko din drawing class? Para ma-imagine natin kung anong nangyayari. Okay? So, una, ito yung pork mo. Pork ba ito? Pork sausage? So, pag binili mo sa palengke o sa labas, 26. Pero ang target mo ay gawin siyang frozen hanggang ano? Negative 20. 20 ba? Opo. Ito, yan. Opo. Ito yung target. Di ba? Yan. Pero binigyan tayo ng data na yung sausage ay mag-freeze na at negative 18. So, ibig sabihin, mas malamig pa siya. Naintindihan ba? Kasi, negative 18, ano na siya eh, frozen na eh. Pero mas pinaigi mo po yung pagpapalamig. Umabot ka ng negative 20 as your target. Nakakatulong ba ito? Nakakatulong itong ano? Itong line natin. Ngayon, yung ice mo, anong silbi ng ice? Pagpapalamig, no? Hindi naman sinabi na cheater or whatever. So, ice ang gagamitin. Mula saan siya? Negative 30. Kukuha ng negative 30 na ice. Diba? Sobrang lamig yun. Alam nyo ba yung negative 30, negative 40, negative 50? Yun yung temperatura sa Mongolia. Alam nyo ba yung Mongolia? Ano yung Magnolia? Taas ng China, sir. Taas ng China, diba? Mongolia. Grabe yung ano dyan, namamatay yung mga livestock. Mga ano nila, yung mga baka, yung mga kambing namamatay sa sobrang lamig, no? Kasi negative 30. So yung negative 30 yun ang magpapalamig sa sausage at ang target ay negative 20. Correct? So nilagay lang natin ito para maintindihan. So when we talk of ice, eto no, MCP delta T. May M ba yung ice? Yun ang pinapahanap. No? Baka kasi ilagay mo na naman 2 tons dyan, no? So, tingnan niyo kung ano yung pinapahanap. No? So, wala tayong mass ng ice. No? Pero meron tayong CP ng ice. Ilan yun? Dapat alam na. Kasi wala naman sa... Binigit ko sa problem? Hindi. No? So, ibig sabihin, dapat alam niyo yung mga standard kung kayo ay nag-solve lagi ng tungkol sa mga refrigeration. Actually, yung ice, kalahati siya nung... So, water. Ilan yung water? 1,000. Akin yun, di ba? CP ng air ay concentrate. 4 point something. So, 4 point something, kalahati nun ay ice, 2.2. Okay? So, makikita naman yan sa mga... Delta T. Ano ang delta T na involved sa ice? Negative 30, papunta, 18. Kasi mag-freeze siya sa 18. 'Di ba? So yun ang ano mo subject, 'di ba? Kasi pinag-usapan yung meat. Hindi naman pinag-usapan yung target mo, 'di ba? So ito yung meat, yung pork daw ay mag-freeze pag negative 18. So yun ang gagamitin mo, no? Ito, negative 18, 'di ba? Papuntang paano nangyari yan? So negative 18 minus 30. 'Di ba? So magiging negative 18 plus 30, 'di ba? Ngayon, pag nalilito ka diyan, oh, drawing ka na lang, bilangin mo isa-isa. 'Di ba? Para hindi ka kasi baka malito ka sa mga arithmetic nito, ano? Basta importante lang dyan, yung distance na tinravel niya from negative 30 bilangin mo hanggang
18. Kaya may magpa-positive dyan, di ba? Kasi ito yung 13, tapos ito yung 30 plus 18, di ba? Ibig sabihin, mabibilang mo yung ano, yung kanyang distansya. So parang ganito lang, 30 minus 18, di ba? Tama? Kumbaga, bilangin mo yung kanyang ano, units from 30 to 18. Okay? So pag tinumpit mo na yan, makakuha mo na ng, ano, ng M kasi ito yung wala eh, di ba? May equation ka dito, nakuha mo dito yung heat ng sa beef, tapos yung sa ice, yung tinatanong yung mass. So ito na lang ang unknown, di ba? So yung heat dito, plus yung CP delta T na complete mo yan, i-divide mo na lang, di ba? So ang matitira ay yung mass. No? So pag dinivide mo yan, ng heat dito, ng sausage, parang yung natira dito, so makakuha ba ng mass ng ice? No? Saan yung mass ng ice natin? Ayan. 3814.43 kilo. So ilang tonelada yan? 3.8. So anong papagawa mong ano, ice? Bloke na, no? So, apat na tube ice, marami yan, tsaka limang pisong yelo, ang dami. So, bloke na lang. So, 3.8, siyempre, wala namang gagawa sa'yo ng 3.8. Diba? Anong sino gagawa niyan? Mga ano yan, nira-round up mo. Ayun na, 4 tons. Wala namang gagawa sa'yo ng 3.8, eksakto, diba? Kasi, ano ba? Mag-aano ba basta tapkasin pa nila yan? Or gagawa sila ng mold? Naka-mold yan eh. Nakamoldi yung ano, nakamoldi. Okay ba? May natutuhan ba ngayon? Okay? So, yun lang ang ano natin. And, mag-aano tayo ng, eto, yung dati na. Pero papasimplihin ko na lang, masyadong marami ito kasi kukuha pa tayo dito ng mga sa psychometric chart. Bibigay ko na lahat ng given. All you have to do is to plug in sa formula, no? Kasi, hanapin nyo pa sa psychometric chart. So, matagal pa yon, no? So, i-reward ko na lang yan, given, and then all you have to do is to compute by formula. Mga formula lang naman ay, ano, MCP delta T, tsaka Q delta H. No? Yun lang naman. Okay ba yun? Yes, sir. Ano po rin yung sa mga identification? Identification? Gusto nyo ba? Yun. Para mabingin namin. Eh kasi baka ipatawag ako ni Gascon eh. Hindi. Marami sa sabihin siya. Basta magmalinang isa, magmalinang isa. Ako. Naawa eh. Nagmalinang ko na nga lang ito. Baka mapatawag. Baka mapatawag si Sir Nang Din eh. Pare-parehas na ngayon. Kasi natin yung kami sa pang-bodies. Ha? Natin yung 40. Ah, 40. Ah, yung mga matino, na-rehab na yan. Hindi, pag pinakita ko ito, mape-perfect nyo na eh. Mamali namin yung WhatsApp. Lima lang. Kasi masyadong madali eh. Oh. First question. Nakikinig ba? The process of subjecting food or drink to cold in order to chill or preserve it. Diba? Ang dali. Tapos, kayo mataas. Ako napatawag ng... Napatawag ng D. Bakit tumalino itong mga to? Pulso? Boy! Siyempre, kung first year ka, up to fourth year, alam mo wala ka natutuhan. Diba? So, pwede lang tumalino. A system for controlling the humidity, ventilation, and temperature in a building to maintain a full atmosphere in a warm condition. Air conditioning system. Causing air to enter and circulate freely in a room or building. Ventilation. Huh? Ventilation. Energy that is transferred from one body to another as the result of a difference in temperature. Pag may pagkakaiba ng temperatura, anong klaseng heat? Sensible. The heat required to convert a solid into a liquid or vapor or liquid into a vapor without change of temperature. Pag walang nagbabagong temperatura, nagbabago yung anyo. O yan, tama na kasi
ayoko mapatawag ng principal. No? Principal. So maraming salamat at magandang hapon.